Magandang araw mga kagulay, welcome back sa akin channel, Greggy Farmer nga po pala ulit to. Bali, ngayong araw na to mga kagulay, Biyernes, ay mag-harvest tayo mga kagulay. Bali dito mga kagulay, tapos nang harvestin. Pero kung mapapansin nyo, marami pa rin siyang naiwan na mga bunga mga kagulay. Medyo parami na siyang parami. Yung mga naiiwan, ibig sabihin, habang tumatagal to mga kagulay, dumadami na rin ang ma-harvest mga kagulay. Ayan siya. Yan, mapapansin nyo naman yan kapag sisilipin nyo mga kagulay yan. Parami siya ng parami mga kagulay. Bali, pang-apat na to na harvest mga kagulay. Nung nakaraan pala mga kagulay, umabot siya ng 200 plus lang mga kagulay. Gawa nga ng, yung sabi ko sa inyo, dun sa kabila mga kagulay, hindi pa talaga na-harvestan dun. Pero ngayon, meron ng paisa-isa dun nakukuha dun mga kagulay. Pero hindi pa talaga totally lahat na na-harvestan mga kagulay. Bali, pa isa-isa lang dun na mga... Ewan ko kung nakakuha doon sa ano, mga nasa 30 puno lang yata nakuhanan doon sa kabila mga kagulay. Hindi katulad dito na halos na nagsasabay-sabay na siya mga kagulay. Kung mapapansin nyo naman, ang mga bulaklak niya mga kagulay ay kahit na umuulan-ulan dito sa amin. Although may mga na ano nahulog, di talaga maiwasan yung gawa nga ng ulan-ulan dito sa amin mga kagulay. Yan siya oh. Yan. Ay, dito tayo mga kagulay. Ayan siya. Meron silang naiwan na pwede na mga kagulay. Kukuhanin ko na lang. Tulad nito. Ito. Ay, hindi pa pala pwede. Malaki lang siya tingnan kapag nasa malayo mga kagulay. Pero hindi pa pwede. Ngayon yung mga bunga niya mga kagulay. Sunod-sunod na oh. Ano siya. Tsaka bumuelo na rin talaga sa taas, nagsanga-sanga na siya sa taas mga kagulay. Ito yung ano nang ano. Lagi yung mga pag-aawayan sa mga FB na mas maganda daw yung white pruning, mas maganda daw yung walang pruning, mas maganda daw yung mga top pruning, pero depende pa rin 'yan sa pag-aalaga mga kagulay. Lagi ko nga sinasabi kung walang pruning, kailangan magdadagdag rin kayo talaga ng ano ng abono. Kung mga magdadagdag kayo ng iaabono nyo. Dito, nakapix na talaga yung abono dito mga kagulay. Kapag ganitong namumulaklak na siya, namumunga na. Ibig sabihin, katulad nitong gamit kong ano, Omega ng Agronica ay 2 kilo lang lagi ang ano ko, tapos 3 lata na ng sardinas mga kagulay. Kasi may bulaklak na nga siya, namumunga na rin siya mga kagulay. Hindi katulad ng mga nakaraan na ano lang, 2 lata lang ngayon. Ano na siya. Pero kapag walang pruning, yung hindi na pruningan, kailangan talaga magdagdag ng ratio ng ano mga kagulay. Kaya yung lagi nagtatalo-talo, siyempre, ewan ko sa kanila mga kagulay. Basta ko alam ko yung ano, yung diskartihan. Hindi naman sa nagmamagaling mga kagulay, pero kapag walang pruning talaga mga kagulay, marami naman talagang ibubunga yun. Kaso lang, dadagdagan mo lang talaga yung ano mo, yung iaabono nyo mga kagulay. Katulad sa akin nito, nakakuan lang yung talagang nakaano yung pag-aabon, no, kung makikita nyo naman, marami naman siyang bunga mga kagulay. Ayan siya. Ayan, bali, pupunta tayo doon mga kagulay, doon sa na-harvest na. Sa nahakot na mga kagulay, papakita ko sa inyo. Pero hindi ko na mahantay na ano mga kagulay na may sasaking lahat. May lalagay sa vacuum, gawa nga ng siyempre busy dito mga kagulay. Update ko na lang kayo din sa susunod na vlog ko kung ilan ang ma-harvest mga kagulay. Basta nung nakaraan, ay 200 plus yun mga kagulay. Mga sa 210 lang siguro yun. Tapos yung ano, yung class B, 11. Kaya mga kagulay dito, medyo pangit dito banda mga kagulay. Gawa nga ng naanoan dito ng tubig. Yan, kung makikita nyo, yun siya mga kagulay. Pero, yan naman yung mga bunga niya mga kagulay. Oh. Yan, itong bunga niya mga kagulay. Yan siya. Ayan yung mga bunga niya dito mga kagulay. Magaganda naman. Although may mga balibalikod na iba. Saka yung mga ganito mga kagulay, pinakuha ko na kasi wala na rin naman itong ano. Mga ano lang to mga kagulay. Aagaw lang na nutrients kapag mag-spray ka ng pulgar o kaya mag-aabono mga kagulay. Kaya pinatanggal ko na yung mga ganun na baliko. So dito tayo mga kagulay. Para wala nang edit-edit itong video natin. Papakita ko na sa inyo mga kagulay yung napilian na. Yan. Dito na namin nilagay
kasi gagawan dito ng ano mga kagulay ng sisimentuin dyan talaga lalagyan kasi sunod na nga itong pagtatanim natin ng talong tapos atsal siling Taiwan tapos yung sitaw at saka ampalaya mga kagulay ang okra di ko masasabi kung makakapagtanim ng okra mga kagulay para tandaan talaga na talagang ulan dito sa amin putik. Bali ito yung napilian nila mga kagulay. Pahid muna tayo ng ano. Wala shout out dyan mga kagulay. Ayan mga kagulay oh. Yung mga tirador natin ng talong. Ayan si Tongko Likes mga kagulay. Tirador ng talong. Ito na yung bali ito na yung napilian natin mga kagulay. Ayan. Kung makikita nyo naman maganda naman yung ano. Yung klase ng ating talong. Ayan. Wala pa naman siyang ano palatanda ng thrips o kaya mites kasi green na green pa rin yung ano yung calyx niya kung tawagin. Kaya nga tong variety na to tinawag na calyx to kasi yung calyx niya kung tawagin yung tangkay ay green na green pa rin siya mga gulay. Yun ang isa sa palatandaan mga kagulay lalo na sa mga bago na nagtatanim. Kapag ito yung nagbago, dalawa lang mga kagulay kundi thrips, mites mga kagulay. Magiging parang ano to mga kagulay hindi na siya green. Yan ang palatandaan mga kagulay. Yan siya, sana nga umabot to ng ano. Yan na siya. Medyo, di ko alam, di ko pa masabi mga kagulay kung rumami ba o umunti. Gawa na nag-harvest pa mga kagulay. Yan siya. Tapos ito yung class B natin mga kagulay. Yun nga, di nga may iwasan ng balik ko mga kagulay. Gawa na ako minsan, hindi natatapat talaga, hindi nasusunod yung schedule ng abono. Gawa nga ng... Ang panahon dito sa Caraga region, di naman parehas dyan sa Luzon na may season talaga na ano, na tag-init talaga. Hindi kagaya dito sa Caraga, walang ganun mga kagulay. Kung gusto niyang umulan, uulan talaga mga kagulay. Kaya maapektuhan yung schedule ng pag-aabono natin. Kaya mayroong ganyan. May mga buha baliko. Kasi kung sa mga nakakapanood dati pa ng mga video ko, dalawa lang klase kasi ang baliko mga kagulay. Ito, wala naman siyang uod. Ibig sabihin, kulang siya sa nutrients mga kagulay. Kapag naman yung mga ibang baliko, yun naman yung may mga uod mga kagulay. Kaya nga sinasabi ko lagi, dalawa lang klase ang pagbabaliko ng ano ng ating bunga ng talong mga kagulay. Yung may uod at saka yung kulang sa nutrients mga kagulay. So, ayun mga kagulay. In-update ko lang kayo dito sa bali pang-apat ko na harvest. Hindi pa naman to gano'ng karamihan mga kagulay. Gawa nga ng hindi pa naman lahat na 100% na makukuhanan mga kagulay. Mga nasa 50% pa lang siguro itong na-harvestan namin mga kagulay sa 5K na puno mga kagulay. Baka sa awan ng Panginoon mga kagulay, baka sa January na ito ano, dadami mga kagulay. So sa nagtatanong ang update ng ano ng farm gate dito sa amin, bumaba. Gawa nga ng kapasok na naman yung Maragausan. Naging 30 na naman mga kagulay. Di kakatulad nung nakaraan na umabot na siya ng 35. Ngayon bumaba naman siya mga kagulay. Sa bago pa lang sa munting channel ko, huwag niyo kalimutang mag-subscribe. Click niyo na rin po yung notification bell para update kayo lagi sa gagawin kong video tungkol sa pagtatanim ko ng iba't ibang klase ng gulay tulad na itong calyxto, sampalaya. Huwag kayo mag-alala mga gulay. I-update ko kayo doon sa sitaw at saka doon sa itatanim ulit na talong na calyxto at saka doon sa atsal siguro mga kagulay. Hanggang dito na lang ako mga gulay. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin, sa mga legit na sumusuporta sa akin. God bless po sa ating lahat.